Hello guys, at ako ay mag-re-react dito sa nangyaring sapakan between Rendon Labador at Kiko Matos. Ito ay nangyari just a few days ago at ang nangyari po dito, merong basketball game si Rendon. Meron siyang kalaban sa basketball and eventually natalo sa basketball si Rendon. And during the game, itong si Kiko Matos, nagta-trash talk siya. Hindi ko lang alam kung nadidinito ng audience ng basketball court or sa doon lang sa camera ng nagbi-video sa kanya. No? By the way, itong dalawang ito ay famous YouTube vloggers at si Rendon naman na isang motivational speaker. Yun nga lang, after the game, interview si Rendon at nando si Kiko sa harapan niya. Si Kiko kasi, hindi natin nadidinig masyado doon sa audio pero parang may sinasabi kay Rendon. Eh, si Rendon kasi medyo disappointed na dahil talo siya, madulas yung basketball court. Ito yung nangyari. Nasalita pa rin siya. Nasalita. Okay. Tanggalin na natin yung ano, no? Yung tanggalin na natin yung audio. Kasi masakit eh, masakit yung ano, masakit sa tenga, baka tayo maano ng YouTube. Kaya ito yon, ito yung kanilang pag-uusap. Tinanggal ko na yung audio, no, kasi baka tayo magka-problema sa audio. Anyway, ayan ano, in-interview si Rendon. Kaso si Kiko tuloy pa rin sa pagsasalita. Yan, yung pag-arap niyang yan, sakta pa siya, at dyan ho siya sinapak dito sa left side. Sinapak si Mr. Matos. At yan, syempre, nagkagulo yan. Ayan, awat-awat. Nagal si Kiko kasi hindi siya nakagantip. Sapak eh. Ang lakas ng sapak sa kanya. Hindi ko na pinakita yung sapak kasi medyo violent yung pagkakaano. Tingnan nyo na lang sa YouTube. Now, syempre, galit na galit siya. Puntahan natin si ano si Rendon naman. Ito yung sinabi naman ni Rendon. Hindi yun yung ano, umanap ka ng katapat mo. Sa Facebook, kung galit ka sa Facebook, okay lang. Dali mo sa social media, pero sa personal, wala kang karapatan na mambastos ng tao. Tama yun ano, kasi ang pababastos po eh hindi yan ano eh, hindi ito maganda na ugali. Either through written or oral na defamation, hindi ho maganda yon. Si Rendon naman, okay, naunawaan ko kasi, nabasa ko kasi yung personality ni Rendon. At, pero tama ba yung ginawa niya na napak? Sa akin kasi, ano eh, medyo matinding reaction yung ginawa niya. Pwede mo namang ano eh, kasi ang stress management, may techniques yan eh. Pwede niyong hanapin doon sa aking ano, sa aking previous YouTube videos on how to handle stress. So at that point, siguro hindi talaga nakapagpigil si Rendon and I know his personality, nasa pack niya si Kiko. Pero pag ganyan kasi, may style yan eh. Pwede mo namang, ano ba naman yung a few seconds of your life na na-stress ka, let it go na lang. Kaso katulad dito, nakasapa ka, siyempre pangalan mo nakasalalay dito at pwede ka pang ma-demanda later on. Hindi lahat kaya mo. Hindi lahat kaya mo. Tandaan mo yan. Kung kaya-kaya mo lang yung mga influencer na iba, pinabata-bata mo sila, well, yan. Yan, sampal ng katotohanan sa'yo. Actually, hindi sampal eh. Sapak eh. Kung makikita nyo. Masakit din masapak.
alam si Rendon, napaka-athletic na tao nito, napakalaki. Eh baka ako, pag sa Pakinaw niya, talagang dudugo mukha ako. Eh nga lang, buti na lang, hindi masyadong napuruhan si Kiko, matibay din. Yung ano physical attack, kung maiiwasan na lang po natin, delikado yan. Eh. Baka mamaya, makabalda ka ng tao or makapatay ka pa ng tao. Yung sudden burst of emotion. Napaka nakakaya ka sa ano, nakakaya ka sa event, bro. Oo. Yung ano, yung pagsalita, hindi ko nga alam ano kung nabobroadcast doon sa auditorium o doon lang nadidinig sa nagkukuha ng picture, pero talagang medyo masakit din yung mga binibitawang salita ni Kiko eh, kahit sino naman siguro mapipikon basta-basta. Bro, wag ka manggugulo ng ganun. Pinagbibigyan lang kita sa social media, pero sa personal, wala kang karapatan na i-disrespect ako. Naglalaro, kung gusto mong lumaban, sabihin mo kay MG. Sabihin mo kay MG, hindi yung dadaan. Hindi... Oo, yun yung pinak-organizer yata nung basketball games nung araw na yun. Hindi mo yung dadaanin mo kasi sindak. Hindi mo kakayang sindakin. Sa social... Oo, very strong kasi si Rendon eh. Social media, pinagbibigyan lang kita, pero sa personal, hindi mo ako pwedeng sabihan ng ganyan, bro. Bastos na yun, bro. At tandaan nyo ha, huwag kayong mababastos dahil hindi ito magandang ugali. Makakarma kayo, babalikan kayo ng ugali nyo. Pipiliin mo yung ano, nakakaya sa event, okay naman yung event, okay naman yung management. Si MG, okay naman. MG, tignan mo yan si Kiko. Hindi kita... So, ano, ingat lang tayo sa pagsalita. Kasi talagang matalas ang dila natin minsan. Makakasakit ka ng damdamin ng tao. Hindi kita pinapansin, pinagbibigyan lang kita. Pero yung ginagawa mo, pambabastos na yan. Kung gusto mo magdemanda, magdemanda ka. Yan. Tapos na yung side ni ano, no? Huwag na nating tapusin. Tingnan naman natin yung kay Kiko. Mag-video. Kuya, pero ano bang gusto mong mangyari? Matos. Ano ba? Gusto mo bang kumante? Paano ba? Kasi kuya... Hindi na smart mo. Pinaka-smart mo na lang isang... Magdedemanda ako. Oo. Ganyan. Just a simple mistake of just a few seconds. Si Rendon, maaaring mademanda. Kitang-kita sa video yung pagkakasapak niya eh. Magdedemanda ka? Magdedemanda talaga ako. Diba? Nandyan yung puri mo, pati yung pera, abala. Kaya hinahon lang tayo pag mainit ang ulo. Eh, yun talaga. Oo, kasi hindi niya pwede sabihin sa video hindi niya ginawa. Physical injury. Physical injury yan. Kitang-kita. And kalat na kalat na sa social media. Eh, paano kung namatay si Kiko? Ano pa ang tawag doon? Homicide, ano? Homicide ba? Meron pa tayong ebidensya. Viral na nga yan ngayon sa kalat Facebook. Viral talaga yan kasi ang dami nagsishare ngayon, ang dami nagpost. Lalo yung kalat na kalat. Diba, kasi yung mga tuwan-tuwa na nasapak ako. Tuwan-tuwa kayo? Oo. Pag isang tao ay nasaktan, okay, matutuwa. Kasi ilagay niyo yung sarili niyo sa katawan nila or sa kanilang, tawagin na, sa kanilang shoes. Sympathize and empathize with other people. Napaka-importante yun. Pag may nasasaktan o may nangyayaring hindi maganda sa buhay ng ibang tao, huwag po kayong matutuwa. Hindi maganda ugali din yun. Na-chipshot ako? Lalo na to, na ano, agrabyado si Kiko dito. Anyway, ang akin namang masasabi kay Kiko, na-provoke din si Rendon dahil sa pagsasalta niya during the game. Si Kiko naman, eh itong ugali niya eh talagang nakakasakit siya ng damdamin. Ito nangyari sa kanya. Ito yung kanyang hinahinatnan. Tumakbo. Babaw ng kaligayahan niyo ah. Parang buti sana kung talaga tumapat siya. Yan, tapusin na natin dito no. Sa akin lang, lagi tayong maging mahinahon sa ating pagsasalita, sa ating action, at minsan kasi itong pangyayari na ito,
nangyayari ito because of some negative thoughts sa ating utak. Bawasan natin yung negative thoughts kasi katulad nga nito, pag nagkaroon ka ng negative thoughts, pati ang action mo maaaring maging negative. Maaaring sasabihin ng mga tao na ni Kiko at ni Rendon na tama yung ginawa nila. Okay? Pero sa mata natin na nanonood outside, ang masasabi natin, siguro hindi magandang pangyayari ito sa buhay nila. Lagi tayong maging maingat sa ating mga gawain sa buhay kasi maaaring bumalik to as a karma. Gumawa lang tayo ng mabuti lagi at magkakaroon tayo ng mabuting buhay. Gumawa tayo ng masama, magkakaroon tayo ng masamang buhay. Ganun lang ang buhay natin sa mundong ibabaw. Lagi po kayong magdasal at sana lagi tayong gabayan ng ating maikapal sa lahat ng ating mga ginagawa sa buhay. Bye-bye! Salamat sa pakikinig at don't forget to subscribe.